Nathaniel. Ako pala si Armen, ang anghel ng kaayusan, katahimikan. At nandito ako para tulungan ka. Dito ka lang, ha? Sino ang nagpadala sa'yo dito? Salita ka! Tinatanong kita, sino ang nagpadala sa'yo dito? Sino ang nagpadala sa'yo dito? Kuya Armin! Kuya Armin! Ano pong nangyari? Nakatakas siya, Nathaniel. Pero hindi ako papayag na mangyari uli yun sa susunod. Eh, sino po ba siya? Ano po ba siya? Isa siyang kampon. Ang kadiliman. Pero ano pong ginagawa niya dito? Iyan ang kailangan natin alamin, Nathaniel. Eh, kanina po kasi, pumunta po siya dun sa mga tao para sugurin si Nanay Beth, eh. Parang pinupuno niya po ng galit yung mga puso nila. Bakit po kaya, Armin? Wala, Nathaniel. Ay, pakiramdam lang ako na ang Tagasundo ang napadala sa kanya dito. Yun nga din po yung tanong ko sa kanya kanini. Sa tingin niyo po ba, may kinalaman po dito yung Tagasundo? Hindi ako sigurado, Nathaniel. Pero kung ano man ang rason sa lahat ng mga nangyayari, malalaman din natin. Sa ngayon, ang gusto ko mag-ingat ka. Ingatan mo lahat ng mga tao malapit sa'yo dito sa lupa. At kung sakaling kailangan mo uli yung tulong ko, asahan mo ang darating ako. Ayos ba natin yan? Okay po, Kuya Armin. Maraming salamat po. Armen, ano nangyari? Maestro, hindi ko alam kung maniniwala po kayo. Pero nakalaban ko si... Ikaguluhan sa lupa. Anong ginagawa niyo sa lupa? Ayun nga ang pinagtataka ko. Siyempre, alam naman natin lahat na isa lang ang pwedeng mag-utos kahit... Ikaguluhan. Iniisip mo ba may kinalaman ng Tagasundo dito? Hindi ko sigurado. Yan ang kailangan natin malaman.
Kung matutukoy natin na talagang may kinalaman ang Tagasundo dito sa lahat ng pangyayari. Ang ibig mong sabihin, Bet, basta na lang kayo sinugod ng mga business club members doon sa karendera niyo. Eh, ganun na nga nangyari, Tomas. Anong dahilan at ginawa nila yon? Siyempre, kailangan may motibo para makapag-file kayo ng complaint. Eh, Sir Tomas, dahil siguro sa patuloy namin pakikipaglaban sa Mega City, doon siguro nagalit po yung mga taga-business club. Sana naman po matulungan nyo kami, Sir Tomas. Ayaw lang naman po namin maulit yung nangyari kanina. Hindi na tama yung ginawa nila kanina. Nang dahil doon pwedeng mapahamak yung mga anak ko. Pabayaan mo at ibablatter natin to para naman masigurado natin na hindi na maulit ang mga pangyayaring ito. Sige po, Sir Tomas. Maraming salamat po. Hindi daw niya kilala si Miriam Sandoval. Paano nangyari yun? Pareho ng restaurant na pinagtrabahuhan at halos magkaedad pa sila? Yun ang pinagtataka ko. Parang may kakaiba kay Martha nung kausap ko siya. Anong kakaiba po? Parang nagmamadali siya na ibaba ang telepono. Mercy, parang may tinatago si Martha. Kamusta ang pinagawa ko sa'yo? Nagawa ko naman pong guluhin ang pamilya Bartolome. Pero mabilis din po akong napigilan ng isang anghel. Ibig mo sabihin, nagpatalo ka sa isang munting anghel? Hindi po siya nag-iisa, Pinuno. May katulong po siya ang isang mandirigmang anghel. Ang sinasabi mo, may bumabang isang anghel para tulungan si Nathaniel? Ganun na nga po, Pinuno. Nagpadala na ang langit ng isang anghel para tulungan si Nathaniel. Isa lang ang ibig sabihin nito. May nararamdaman na silang kakaiba dito sa lupa. Hindi maaari ito. Hindi ako papayag na sirain nila ang mga plano ko. Kailangan ko na madaliin ang mga plano ko. Panginoon, maraming salamat po at naligtas po ang pamilya ko. Sana po, lagi ko pong magawang mabantayan sila para malayo din po sila sa kapahamakan, ligtas mula sa kampo ng mga kadiliman. Hindi ko po sigurado kung ang Tagasundo po talaga ang nagpadala ng mga nakalaban ni Kuya Armin. Kung siya nga po talaga yun, sana po tulungan niyo po ako na malaman yung pinaplano niya. Alam ko pong misyon ko na pigilan yung plano niya. Sandali lang, anak, ha? Ang tao. Ay! Kayo po ulit. Pasensya na sa estorbo, ha? Naku, wala po yun. Pasok po kayo. Ay, hindi na, Iha. May tatanong lang sana kami sa'yo. Ay, nahanap niyo po ba si Miriam Sandoval dun sa sinasabi ko sa inyo na restaurant? Nahanap namin yung restaurant. Mm-mm. Pero si Miriam Sandoval, parang wala raw nagtatrabaho doon ni Miriam. Ganun po ba? Baka po nagkamali lang yung nakapagkwento sa akin. Eto, kilala mo ba siya? Siya po yun. Ito po si Miriam Sandoval. Sigurado ka? Opo, hindi po ako pwedeng magkamali. Siya po yung nakita nung kaklase namin na nagtatrabaho din sa restaurant. Ito po si Miriam Sandoval. Hindi ko maintindihan, Narcy. Siguradong sigurado siya na si Martha, si Miriam Sandoval, yung anak ni Abraham Sandoval. Eh, AVL, baka naman nagpapalit ng pangalan si attorney? Alam mo, pero hindi eh, kasi nabanggit sa akin ni Paul na nasa Amsterdam yung parents ni Martha. Mm-hmm. Tapos, they're not in good terms, kaya hindi sila pumunta sa wedding. Pero alam mo, come to think of it, Narcy, niisa sa amin ni Paul. Hindi pa nakakita o makausap man lang yung mga parents ni Martha. Iniisip niyo po ba, ABL, na si Attorney Martha at si Miriam Sandoval ay iisa? Kaya nga ng sinabi mo, Narcy, pwede nagpapalit siya ng pangalan. Pero wala naman siya nababanggit tungkol doon. Bakit siya nagpapalit ng pangalan? Kung nagpapalit siya ng pangalan, ibig sabihin, may tinatago siya. Bakit
sumugod dito yung babae niyo kanina? Well, hindi ko alam kung anong gusto mangyari ni Rachel. Pero sinisira niya sa akin si Martha. What do you mean, sinisira? She's making up a story, AVL. Apparently, she heard me daw talking on the phone about some plan of revenge against Paul. Why would she do that? Because she's a jealous, crazy woman, AVL. At ayaw niya mapunta sa akin si Paul. Kaya nga, ginagawa niya ang kung ano-anong paraan para lang paghiwalayin kami. Mukhang hindi maganda ang pupuntahan ng lahat ng ito. Hello, Sir Paul. Kamusta yung pinaimbestigahan ko sa'yo? Tinatrabaho ko na po, Sir Paul. But I think I'm on something here. Tatawagan ko na lang po kayo kapag may resulta na aking ginagawa. Gusto ko lang po talaga makasigurado. Okay, good. Salamat. Balitaan mo ko agad. At tandaan mo, walang dapat nakakaalam nito. Sa atin ang dalawa to. Ano ibig niyong sabihin? Nagpapalit ng pangalan si Martha? Parang ganun na nga. Kasi hindi rin nun maitanggi ng pinagtanungan namin na si Martha ay si Miriam Sandoval. Ano ho ba kasing klaseng pagkakamali ang ginawa ninyo dun sa magsasakang yun, AVL? Rachel, malaki. Akong sumira dun sa buhay ng taong yun. Kaya nga kung pwede sana maitama ko yung mga pagkakamali na gawa ko sa kanya. Makabawi man lang ako, kahit lang sa mga anak niya. Makabawi? AVL, hindi ko sigurado ha. Pero natatandaan niyo ho nung kinausap ko kayo dati, nung binalaan ko kayo dati, na narinig ko si Martha na may kausap sa telepono tungkol sa paghihiganti niya sa inyong dalawa ni Paul. Oh, Rachel, naisip ko nga yun. Kasi kung hindi sinasabi ni Martha na nagpalit siya ng pangalan, ibig sabihin nun, may tinatago siya. At yun na yung paghihiganti niya sa inyo ni Paul. Dahil sa ginawa mo sa kanyang ama. Ibig sabihin na, Daniel, na impluensya ng parang taga-sundo yung mga tao. Kaya nila tayong gustong saktan. Pero parang nakikita ko sa mata nila na pinupuno sila ng galit sa puso nila. Bakit naman nila gagawin yun sa amin? Hindi ko nga sigurado yun, Abby. Sa tingin ko, may kinalaman dito ang taga-sundo. Nakakatakot naman yun, Nathaniel. Bakit naman gugusin ang taga-sundo na masaktan kami? Yun nga rin yun, hindi ko maintindihan eh. Alam mo, Nathaniel, nung naatake kami ng mga salbaheng tao, parang nabanggit nila na huwag din daw tayong makialam sa Mega City. Ayun na nga, Abby. Ang ibig sabihin nito, may kinalaman dito ang taga-sundo at hindi niya nagustuhan yung nangyaring pagpigil sa Mega City. Paano yun, Nathaniel? Ibig bang sabihin nito, tuwing lalabanan ni nanay ang Mega City, mapapahamak sila. Katulad nung nangyari kahapon. Pero hindi ko naman nahahayaang mangyari yun, Abby. Kaya sa lalong madaling panahon, kailangan kong matukoy kung bumalik na naman yung taga-sundo dito sa lupa. O sinong tao na naman yung ginagamit niya. Martha? Olivia? Pwede ba tayo mag-usap sandali? I'm sorry, Avia. I'm very busy right now. Next time na lang. Alam kong ikaw si Miriam Sandoval. I'm sorry, hindi ko alam kung anong sinasabi mo. It's okay, Martha. Hindi mo na kailangan magtago. Kung meron gumawa ng pagkakamali dito, ako yun. Sinira ko ang buhay ng tatay mo. Ninakaw ko yung inumbento niyang fertilizer para lumago ang sarili kong kumpanya, leaving him with nothing. I'm sorry, AVL, pero you're just wasting your time. Wala akong alam sa sinasabi mo. Martha? Miriam? Hindi ako galit. Hindi ako nagpunta dito para gumawa ng aksyon laban sa'yo. Hindi. Nandito ako kasi gusto kong makabawi sa kasalanan ko sa tatay niyo, sa pamilya niyo. Please forgive me. Please forgive me.
All I'm asking you is to stop all this. Huwag na natin saktan si Paul. This will destroy him. Hindi na siya nakikinig sa akin, Marza. Hindi na siya nakikinig sa akin. Ikaw lang ang meron siya ngayon. I know you love him. Mahal mo, anak ko, alam ko. Yeah, please. Mamakaawa ako sa'yo. Mamakaawa ako sa'yo. Huwag mo nang ituloy kung anong binabalak mo pag-iiganti sa anak mo. Hayaan mo ako nang mag-ayos ng mga pagkukulang ko sa'yo. Yeah, we can start. Pwede tayo magsimula ulit. Alam mo ano problema mo? Si Paul. Kung ayaw mo ilibing ko siya, gawin mo ang trabaho mo. Hindi naman ito makaka-apekto sa mga plano natin. Ayos lang. Pero kung tungkol ito sa itinitubok ng puso mo para kay Paul, then I'm afraid that Paul's life is on the line. I'm sick and tired of all your threats. That wasn't a threat, Martha. That's a promise. I'm sorry, Evian. Pero I don't know what you're talking about. Please. Please, please. Kuya! Ano yung problema mo? Bukang malalaman na ata ni Evian ang plano natin. Ano? Ano sinasabi mo? Nalaman na niya ang totoo kong pangalan. Pinabalikan niya ang nakaraan ko. Ang eskwelahan. Ang restaurant. Taga lang. Ano mo nalaman to? Kinausap niya ako. At sa tono ng pananalita niya, sigurado na siya na ako nga si Miriam Sandoval. Kuya, anong gagawin natin? May sinabi ka ba tungkol dito? May sinabi ka? Wala. Wala. Pero kuya, anong gagawin natin? Pag nalaman niya... As long as wala ka sinasabi, hindi tayo mabubuko. And keep it that way, okay? Ha? Kuya, okay. Gamitin mo yan para maligtas mo si Paul. Relax ka lang, Martha. Relax ka lang. AVL, ano pong sabi ni Attorney Martha tungkol dito kay Miriam Sandoval? Wala eh. Tinatanggi niya. Kahit anong sabihin ko, kahit sabihin ko na gusto ko lang humingi ng tawad sa kanila. Gusto ko lang makabawi. Eh, AVL, paano po ngayon yan? Hindi ko maalam, Narcy. Pero base dun sa reaksyon ni Martha, sigurado na ako, si Martha, si Miriam Sandoval. Ngayon, kailangan natin malaman kung sino ang kapatid niya. I assume may resulta na yung pinayabistagan ko sa'yo. I have double-checked on everything. May mga fund transfers which were not accounted for. Gaya po nito, Sir Paul. Diyan sa record ko. This check was supposed to be transferred to Avleco. This one, sa AVL Pharma. Pero kung titignan niyo po yung mga dates, kung kailan dapat pumasok ang mga funds, wala pong pumasok na cash sa mga nasabing accounts. Saan napunta yung mga funds na ito? Pumasok po ang funds sa isang kumpanya na nagngangalang North Sand Corporation. North Sand Corporation. Alam mo ba kung sino may-ari ng kumpanyang to? Sa ngayon, hindi ko po muna matutukoy or matitrace kung sino ang nakapangalan sa kumpanyang ito. But if you will give me more time, may bibigay ko rin kung kanino nakapangalan ng kumpanyang ito. Itong mga check na pinag-uusapan natin ngayon, lahat ba ito ay pirmado ko? Yes, Sir Paul. Ikaw at ang Vice President for Finance nyo, si Ms. Laksamana. Nathaniel, si Martha, hindi siya yung taong kilala natin. Ano pong ibig niyo sabihin, AVL? Nathaniel, naalala mo ba yung panahon na nagalit ako kay Rachel dahil meron siyang sinasabi na ni masama daw balak si Martha laban sa amin ni Paul? Tama si Rachel. May binabalak kang masama si Martha laban sa amin ni Paul. Po, paano po nangyari yun? Ma,
Habang kwento, Nathaniel. Sabihin na lang natin na si Martha at saka yung sinasabi nilang kapatid, nagawa ko ng kasalanan dati. Kaya ngayon, binabalikan nila yung anak ko. Naghihiganti sila dahil sa nagawa kong mali dun sa tatay nila. Kung ganun po, dapat po, mailayo po natin si Sir Paul sa kapahamakan. Nathaniel, paano natin gagawin yun? Alam mo naman, hindi na nakikinig sa akin si Paul. Ang tanging naiisip ko lang gawin ngayon, pigilan kung ano man yung planong meron si Martha at saka yung kapatid niya laban kay Paul. Kaya Nathaniel, kailangan naming malaman kung sino ang kapatid ni Atty. Martha. Si Ate Martha! Kasama niya si Mr. Roman? Even, kung makakatulong po ito, naalala ko po dati, magkasama po sina Kuya Aaron at Attorney, pati na rin po si Mr. Roman. Tapos, base po sa mga kilos nila, parang meron po silang linilihim. Si Aaron? Marcy, hindi kaya si Aaron ang kapatid ni Martha? I have to warn my son. Bakit mo ito ginawa? Bakit ka nagdanda ako sa kumpanya? ANO?! Wala kang isasagot sa akin ngayon? I'm sorry. Paano? Paano?! Martha, paano mo ito nagawa sa akin? Ha? Let me explain. Wag! Wag na! Huwag ka na magsahin ng panahon. Malinaw sa akin ang lahat ngayon. Tama si Rachel! Hindi! Tama si Rachel! Hindi! May bala kang masama sa akin. Noon pa, inaasalan mo ako para may sagawa mo mga plano mo. Diba? What? I'm sorry. Mahal na mahal kita. Don't you ever! Mahal na mahal kita. Don't you ever say that to me! Don't you ever say that to me! Martha, tapos na! Paul! Ginawa mo na! No! Hindi please. Mo ito matatakasan! Paul! Hindi mo ito no. matatakasan! Please! Please, Paul! Sabi mo sa'yo, sino? Kita. Sino? Paul, sino ka sabot mo? Paul, please! Si Aaron? Please! Si Aaron? Please! Ha? Please, si Aaron? Paul! Paul! Siya ba ang kasabot mo? Paul! Ha? Matagal na may plano ko sa akin. Matagal na kayo may plano sa akin! Ito, aminin mo! Hindi ako nadadala sa'yo! Aminin mo! Oh, please! I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Sisiguraduhin ko magbabahit yung lahat. Sisiguraduhin ko magbabahit yung lahat. Mahal kita. Ikaw, si Aaron. Magbabahit kasi ginawa niyo. At kung ano man ang dahilan niyo, kung bakit nito ginagawa, sisiguraduhin ko, malalaman ko. I'm sorry. Panginoon, marami na po akong pinagdaanan mula nung bumaba ako dito sa lupa. Marami na rin po akong nakilalang tao na tinuring akong pamilya. Pero Panginoon, sa pagdating po ng mabibigay kong pagsubok, hindi ko po alam kung mapoprotektahan ko pa po sila. Ngunit dahil po sa pagmamahal ninyo, nakayanin ko po ito. Abangan sa Nathaniel, huling tatlong linggo. Sir Paul, Mrs. Laksamana, may warrant of arrest po kayo para sa inyo sa kasong embezzlement.